wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry. Sorry ah. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya. Bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yun. Traidor yun eh. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado dun eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte, nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na isya, natatanda ko pa, nagpost ako sa Facebook eh. Na kung ayaw niyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, eh bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon yung ibigay kay Marcos, doon yung ilibing sa aking slot doon. Oh, parang asip naman, meron ako ano, diba? Then punto, bakit hinaharang yung pagka, ano, it was a Duterte who caused the father to be buried doon sa libingan ng bayani. Walang isyo, wala. Well, may nagreklamo ba? Walang nagawa. And here you are. Hinahayaan nyo na si Tatay Digong lapastanganin, siraan ng kusino-sino. Mr. President, you stand up for the president na pinalitan mo. Because it shows the kind of person you are. You stand up for your vice president because it shows the kind of character, the values that you have. Kung hindi mo sila tatayuan, what kind of a person are you na yung tatay mo ang tagal-tagal na hindi nakalibing, pinalibing dyan, pinayagan ni Duterte na lumibing dyan sa bayani, tapos nun eh, ngayon eh, ICC, imbestigahan, and all this talk. And then yung anak man lang na siyang nakatulong mo, nakatuwang mo, uniting puno. And now, ano nangyari sa uniting? Bakit? Parang kleng-kleng bang-bang, wala na. Ano, di ba? Bakit? Ba't mo hinahayaan na yung mga nakapaligid sa'yo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolos, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa'yo? Bakit binoto ba yan ng taong bayan? 200,000 sa iyo, 31 million. Na kanino nang tiwala ang tao? Sa iyo, BBM. Anong ginagawa mo? Sinasayang mo. Sinayang mo ang tiwala ng tao. Public office is a public trust. Nosedive kayo, ha? Nosedive. You have better do something. Okay, nandun na ako sa... Si Raul ba siya? Oo, tanga. Hindi ko alam kung anong uri ng DD shit itong retired captain po na ito na class baron ng 1983. Mawalang galang po sa inyo, Secretary Eduardo Anyo. Classmate nyo po yata ito kung hindi po kami nagkakamali. Ipinagmamayabang ng classmate nyo, Secretary Anyo, na huwag gagalawin si Duterte, si Sara at even ang SMNI. Or else, ang nagsasalita po rito ay... hindi na po aktibong uniform personnel. Retirado. Salamat sa Diyos at nakapag-retired kayo. Retired Captain Clemente Enrique. And we are hoping na ini-enjoy nyo sana ang retirement ninyo with your family. Walang masama sa pagtanaw ng utang na loob. Pero ang utang na loob dapat inilalagay sa tama. Tama ba yung ginagawa ninyo sa kasalukuyan? Bakit ganyan ba ang pag-aasal ninyo? Meron pa kayong pahalong panunumbat. Pare-parehas tayong bumoto. Kung kayo binoto ninyo si Marcos, ang ating pangulo sa kasalukuyan, binoto din namin si Sara, ang vice presidente natin sa kasalukuyan. Break even lang tayo. Huwag niyong ipagmalaki na kayo'y bumoto lamang kay Marcos sapagkat kami bumoto din kay Sara. Kung totoosin, kami pa nga dapat ang magtampo dahil yung ibang mga DD shit na katulad mo ay hindi naman talaga bumoto dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang ibinoto nila? Yung kanilang isinulong, nakatambal nitong si Vice President Sara Duterte last May 9, 2022 elections. Ngayon, sino ba to? Si Captain Clemente Enrique. Tingnan po natin ang mga available information sa internet. At makikita po natin dito, ito pong si Clemente ay miyembro po ito ng class 1983. Sa ating pagkakaalam,
ang mga miyembro po ng class 1983, ito po yung mga general, mga officials ng AFP at PNP na nagtamasa sa panahon po ng Duterte administration. Kaya hindi maikakaila na talagang kung utang na loob ang pag-uusapan, hindi po sila tumatanaw ng utang na loob sa taong bayan kung hindi sa pangalang Duterte lamang. Marahil kaya po nagkakaganito ito. Classmate ito, kung hindi tayo nagkakamali ng ating Secretary of National Council, ang ating National Security Council Security Advisor, nawawala na tuloy ako, nabubuisit kasi ako dito sa matanda na ito. Ang ating NSA, si National Security Advisor Eduardo Anyo, na former DILG Secretary sa panahon ng Duterte Administration at saka naging Chief of Staff sa Duterte Administrations, yung grupo po nila, sa class po nila, magkakasama po ang mga ito. I hope hindi ako nagkamali kasi makailang beses ko na pong binanggit si Secretary Anyo. Pero basahin po natin ang balita nito pong December 12, 2016, Making History, PMA Class of 1983. In 2015, General Hernando Iriberri, Class 1983, was appointed AFP Chief of Staff by President Benigno Aquino III. Iriberri was followed by his classmate, Lieutenant General Glorioso Miranda, who served as acting chief for 2 months. When President Duterte assumed office last June 30, he chose General Ricardo Bisaya, also class of 1983, to head the Armed Forces of the Philippines. Last Wednesday, President Duterte installed another Matikas class member, General Eduardo M. Anyo, who happens to be the National Security Advisor of this current administration, as the new AFP Chief of Staff, succeeding General Ricardo Bisaya, who retired from the military service for the first time in the history of the AFP. 4 members of the same PMA class have been appointed to serve in the AFP's highest position. That is not all. At kung babasahin pa po natin ito, halos lahat po ng mga key positions sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, at sa ating Philippine National Police was occupied then by Class 1983. All of them were appointed by Rodrigo Duterte. Kaya itong mga ito, hindi po ito tumatanaw, hindi ko nilalahat. Partikular, itong tao na ito, na si Clemente Enrique, tumatanaw po ito ng utang na loob, partikular lamang sa tao. Kaya kahit mali, kakampihan nila. Ano ang kaugnay na balita nito bago natin panoorin yung video na pinlay natin before our live streaming? Ano? Ito po, sabi po dito sa SMNI news page, People's Defiance versus PBBM Administration, ibinabala ng isang dating taga-PMA. Naniniwala ba kayo na ang taong bayan kakampi dito sa tao na ito at sa mga Duterte? Eh sa aking pagkakaalam, minority na lamang sila ngayon. Majority of Filipino supports this administration. Even kalaban natin sa politik, ang mga dilaw at mga pink kakampi po natin kapag destabilization effort ang pinag-uusapan. No other than the late Kapersi Lapid, nagbabala po ito sa kasalukuyang gobyerno na magbantay sa mga Duterte, sapagkat nakikita niya nung mga panahong nabubuhay pa siya na ang magiging problema sa kasalukuyang pamumuno ay ang mga Duterte at ang mga supporter nito. At hindi nagkamali si Kapersi Lapid. At ganito na nga po yung nangyayari sa kasalukuyan. Sabi po nitong si Enrique, isang manifesto of support ang pinirmahan ng mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na produkto ng Philippine Military Academy. Wala kaming pakialam. Kung kayo may manifesto of support, meron namang boses ang majority ng taong bayan. Hindi porket kayo yung mga PMA-er, kakatakutan na kayo ng taong bayan. Saka sa katotohanan, hindi lahat kayo nagkakaisa. Merong taong gobyerno ngayon na 1983 nasa Marcos administration at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa kasi yun talaga ang tama at dapat at naaayon sa ating konstitusyon. Na ngayon,
porkit hindi umaayon sa inyong iniidolo ang nangangyayari sa kasalukuyang gobyerno at sa ating lipunan, eto kayo ngayon, nagsasalita ng mga panunumbat at pagsasabihan mo pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na walang utang na loob at traidor. Aba, kung utang na loob ang pag-uusapan, unang-una, sino ba ang merong utang na loob? Bakit naging Pangulo ang Duterte? Ha? Sino? Duterte ang may utang na loob sa taong bayan. Bakit? Hindi siya mananalong presidente kung hindi siya binoto ng taong bayan. At majority sa mga bumoto na yan, hindi mga didishit na katulad mo. Kung hindi mga loyalista na noong panahon na yon naniniwala na makakatulong ang isang Duterte sa Pilipinas. Pero malaking pagkakamali po ninyo yon. Pasensya na kayo mga loyalista. Ha? Malaking pagkakamali ninyo na binoto nyo itong si Rodrigo Duterte noong 2016. Sa loob ng 6 na taon, walang nangyari sa Pilipinas. Balikan natin ang video na pinagsasabi nitong Enrique Clemente na ito kanina. Ha? Recorded po itong video na ito. At isa-isahin po natin ang mga pinupunto niyang walang kwenta dito. Wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry. Sorry, ah. Yun ang... Sino ang walang kwentang tao? Unang-una, ikaw yon, sarili mo. Sapagkat pinag-aral kayo ng taong bayan. Scholar kayo ng bayan. Simula nung nag-aaral kayo, binayaran kayo ng taong bayan. Hanggang sa nanunungkulan kayo, nagsilbi kayo sa bayan, binabayaran kayo ng taong bayan. Kaya wag mo sasabihin na walang kwenta si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, simula ng nanungkulan bilang politiko, marami nang nagawa sa ating bayan, partikular sa Ilocos Region kung saan nagsimula ang kanyang political career. Ang kanyang mga magulang, napakaraming nagawa sa ating lipunan. Tapos sasabihan mo yung Pangulo na walang kwenta? Ikaw, ipagpalagay natin na meron kang nagawa. Pero may katanungan lang ako sa iyo, Clemente Enrique, bilang retiradong opisyal at class 1983, how come na ikaw nag-retired ka at ang iyong ranggo ay kapitan lamang? Samantalang yung mga classmate mo, puro generals. Anong nangyari sa karir mo? Eh ikaw nagpapakilalang class baron of 83. Alam niyo ba yung baron, mga tol? Ang baron, ito yung pinakamataas ang ranggo sa cadet corps. Noong sila'y nag-aaral pa sa academy. O tapos, anong nangyari? Bakit nagkaganito lamang na ikaw ay kapitan nag-retired? Saang serbisyo ka ba nagnanungkulan? Bakit ganyan lamang kababa ang iyong naging ranggo nang ikaw ay nag-retired sa serbisyo? Kasi kung titingnan natin sa Philippine Army, ha, for example, I do not know kung nasa Philippine Navy siya. Pero sa Philippine Army, ganito yung ranking. Eh. Magsisimula ang graduate po ng academy para sa second lieutenant. Tapos magiging first lieutenant, magiging kapitan. Ganun lang kababa yung naging ranggo mo. Anong nangyari? Napag-iwanan ka ng mga classmate mo? Kaya marahil doon sa isang pahayag mo o sa re-reaction na natin balita mamaya, yung pangalan mo nawala doon sa manifesto? Hindi ka ba kinikilala ng mga classmate mo? O tuloy natin ang sinasabi ng Clemente Enrique na ito. Nakikita ko, yun yung sinasabi ng utak ko, yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala. Yung pagboto, sinusumbat mo. Ganito lang din naman ang sasabihin namin sa iyo eh. Kaming 31 million na PBBM supporter at mga loyalista. Bumoto din kami kay Sara Duterte, kaya wag tayong maghalungkata ng utang na loob dito. Tapos sasabihin mo pa rito sa mga sumunod na pahayag mo, walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos dahil ipinalibing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si dating Pangulong Marcos Sr. Oy, for your information, actually, ang presidente dapat sumunod sa batas at sinasabi ng batas na ang mga bayani dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. O sabihin na natin may tapang si Rodrigo Duterte. Isinugal niya kuno yung kanyang political career para lamang ipalibing ang ating dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero hindi yun sapat na basihan. Mandato mo bilang Pangulo na tumupad sa mga batas na umiiral at yung pagpapalibing nitong si Rodrigo Duterte is just
manifestation ng kanyang pagsunod sa batas. Huwag niyong isumbat yun. Pero kung isusumbat niyo yun, babalikan lang din namin kayo. Hindi magiging pangulo si Rodrigo Duterte kung hindi dahil sa mga loyalista. Pasensya na kayo mga loyalista, ako hindi ako loyalista. Pero tahasan kong sasabihin sa inyo to, nauto kayo ni Rodrigo Duterte noong 2016 eh. Pasensya na kayo sa word ko ha, maging marahas tayo sa salita natin ngayon. Totoo yun, maraming nautong Pilipino si Rodrigo Duterte noong 2016. Bakit? Eh ginamit niya eh, yung kahinaan ng puso at damdamin ng mga Pilipino. Kunyari, laganap ang droga, kunyari, laganap ang kriminalidad, kunyari, laganap ang korupsyon. Oo, given, merong mga ganyang pagkakataon. Pero na-address niya ba yung problema? Hindi naman ah. Kaliwat kanan, patay dito, patay doon. Nawala ba ang illegal na droga? Hindi. Parang nagkaroon lang ng monopolyo sa illegal na droga. Kung sino ang mga malapit sa nasa katungkulan, e silang namamayani sa pagbebenta, sa pagtitrade ng illegal na droga. Napatunayan natin yan. Bakit? Yung nahuli sa Manila na si Sergeant Mayo, pulis, at ang daming mga kasabwat na pulis na ngayon pinagkakasuhan ng Marcos administration. No other than the compadre o former President Rodrigo Duterte Peter Lim, identified by his Director General at Philippine Drug Enforcement Agency, La Peña. No? In-identified ni La Peña na itong si Peter Lim na kumpare ni Rodrigo Duterte is a drug lord. Pero what happened? Nawala na lamang na parang bula dito sa ating bansa. Kasi kakilala ng mga Duterte. Oh. Kaya yung utang na loob na sinasabi mo, Clemente Enrique, eh, alisin mo yan sa iyong utak. Ha? Lahat tayo may pagkakataong pumili ng ating iboboto. Kung pinili mo si Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan mo yan. Kung pinili namin si Sara Duterte, kasalanan namin yun. Pero hindi ako nanunumbat. Huwag kang manumbat kay Pangulong Bongbong Marcos. After all, demokrasya tayo eh. Tayo yung pumipili ng iboboto natin. Bakit natin isusumbat ngayon sa tao na binoto natin siya? Sabihin na lang natin, nagkamali tayo. Pero huwag tayong manumbat. Anak ka ng teteng kayo. Ngayon, puntahan po natin yung napakagandang reaction video nito pong si Attorney Claire Castro dito po sa kanyang programa sa YouTube. Kasi may mga punto dito si Attorney Claire Castro. Sabi niya, bakit nung panahon na ang isang kaalumnay ninyo, si Mayor Benjamin Magalong, ni Red Tag ng mga taga-SMNI, hindi kayo nagsalita, hindi kayo nagpalabas ng manifest of support? Bakit nung panahon ni Rodrigo Duterte kung saan napipiringan, kung saan nabubusalan ang boses ng malayang pamamahayag, hindi kayo nagsalita? Iisa-isahin dito yan ni Attorney Claire Castro at i-elaborate natin further yung kanyang reaction dito. Maganda ito. Panoorin po ninyo kung gusto ninyo ng buo yung kanyang reaction video sa kanyang channel, Batas with Attorney Claire Castro. Umpisahan po natin ito, mga ton. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ito mga binanggit na stern warning ni retired Captain Clemente Enrique sa kasalukuyang administrasyon. Pero, ang tanong dito, yung stern warning ba na kanyang sinabi at sinabi niya pang seryoso siya rito? Siya ba ay may nilalabag na batas? We believe so, attorney. Ano? At ano ang dapat maging aksyon dito ng ating gobyerno? Eh, siyempre, kay Pangulong Bongbong Marcos, maliit na bagay ito, hindi ito papatulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero marami ang mga Pilipino, katulad ng isang sikat na vlogger at mamamahayag, na naniniwala na dapat ng kasuhan ang mga ganitong uri ng individual. Bakit? Kasi patuloy sila sa mga ginagawa po nilang paninira sa kasalukuyang gobyerno nang wala namang pumbasihan, at mahigit at higit sa lahat, pinopoison po nila ang kaisipan ng ibang mga Pilipino para po magalit sa kasalukuyang gobyerno.
Oh, dito po sa napanood ko kaninang vlog ni Sir Mike Abe, yung mga gustong manggulo, eh dapat sa kanyang paniniwala, ah, kasuhan na eh. I-play natin ito. And I agree with the opinion of Mike Abe here. Panoorin natin mga tol. Nagpapakalat, nag-oorganisa at nagpaplano ng destabilization. Dapat na bang kasuhan o dapat na bang imbestigahan para makasuhan? Sa aking puntingin, analysis at opinion, panahon na kailangang ipakita ng ating administrasyon ang ating mga batas na nagbabawal sa panggugulo, nagbabawal sa destabilization o nagbabawal sa pang-aagaw ng kapangyarihan. Nag-a-agree ako dito sa opinion ni Mike Abe, ha? Na kung meron talaga silang nalabag na batas, dapat kasuhan ito. At tingnan natin kung merong nalabag na batas itong si Enrique Clemente sa mga pahayag niyang binitawan dito. Ibase rin natin ang ating opinion sa mga legal opinion dito nitong si Attorney Claire Castro. Tuloy natin ang pakikinig sa kanya. Sir, go ahead. May recently po, napanood ko yung isang episode na pinupuna po ninyo yung pagka-contempt ni Naka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Akibat po niyan, meron pong manifesto of support ang mga former PMAer, no? Isa po ba kayo sa pumirma doon, sir? Oo, nag-indicate ako. Makikita nyo sa Facebook ko. Tonto ako nung kinausap ko si General, parang bata, ano? Nagbabalik bata na ba isip mo? Tuwang-tuwa ka? Bakit ka matutuwa sa kalokohan na ginagawa mo? Si Danny Menes, 77. Sabi ko, sir, pirma ako. Nabasa ko na yung pirma ako. Eto nakakatawa dito, ah. Sa kanyang bibig din manggagaling. Pumirma siya, pero nung lumabas yung manifest of support, wala yung pangalan niya. Bakit na wala yung pangalan niya? Ibig sabihin, irrelevant ka sa mga classmate mo. Ganun ba yon, Clemente Enrique? Naturingang class baron ka, tapos mawawala yung pangalan mo doon sa signature ng pagsuporta, puno sa SMNI? Pinasa niya sa akin and then nag-sign ako. Binilang ko, number 27 ako supposed to be. Pero nung nagkaroon na ng master list, wala na yung pangalan. Kaya, bakit nawala yung pangalan? Tuwang-tuwa ka, no? Pumapirma-pirma ka pa doon. Pero nung lumabas na yung listahan ng pangalan, wala na yung pangalan mo. Bakit? Kasi walang kwenta pinagsasabi mo katulad ng mga sinasabi mo dito. Kasi kung talagang professional kayo, katulad ng mga classmate mo na professional, eh sana iniisip mo muna ang sasabihin mo bago mo bitawan. Hindi eh. Salita ka ng salita na para kang pangkaraniwang vlogger na walang pinag-aralan. Alam niyo, ang daming mga, hindi ko hinahamak ang kapwa natin vlogger. Pero marami sa totoo lamang na mga vlogger ngayon ang successful bilang vlogger pero walang pinag-aralan. Pero karamihan sa kanila, yung mga wala sa ayos magsalita, hindi nakapag-aral eh. Pero successful na vlogger, talo pa tayo. Ganun ba ang gusto mong mangyari? Kaya kahit ikaw nakapag-aral, Clemente, Enrique, magsasalita ka na lamang na mistulang wala kang pinag-aralan dahil nangangarap ka na maging successful vlogger. Ganun ba yon? Maraming nagko-complain, hindi nakasama eh. Sumatatanda ninyo na yung site in contempt, sila Jeffrey Celis at Dr. Lorraine Badoy ay nagpadala ng manifesto ang ibang PMAers at mga AFP retired generals. Padala sila ng manifesto. Tingnan niya natin kung nandito yung pangalan ng tao na yon. No? Pero sabi niya nawala yung pangalan niya. Kasi ito yung manifesto. Manifesto of support for Dr. Lorraine Badoy, Partosa and Jeffrey K. Eric Celis. May mga listahan dito. Roberto, Walter, Arnel. Ewan natin kung nandito. Sabi niya, nasa 70 plus siya. Pero wala. Kaya, bakit nagkaganon? 72 ang pumirma rito. Sabi mo, 70 yung listahan mo. 70 to 71 to 72 lamang yun nandito. Wala ang pangalan mo. Anong nangyari? Hindi ka ba pinapahalagahan ng mga classmate mo? Dahil ganyan ang pag-uugali mo at pananalita mo,
Enrique Clemente? Patungkol sa pagkundina sa ginawa ng mga mambabatas laban dito sa dalawa. Tandaan natin na yung manifesto na yon ay matapang na pagpapakita ng pagsuporta sa dalawang SMNI host. Sir, strongly worded po yung manifesto of support. Gaano po kabigat po yan, sir, lalo po sa inyo ng mga PMAR, na itaya po ang inyong pangalan sa isang manifesto, paghahayag lang naman yun ng support, para po sa mga prinsipyo na inyong pinaglalaban na nakuha... Ito, baka mag-gaslight kayo rito ah, sa mga pahayag nito. Na porkit PMAR ka, eh, napakalaki na ng influence mo. Hindi mawawala na meron silang influence. Pero tandaan natin, sa isang class, ilan ang nakatapos dyan at nanungkulan sa bansa natin? At palagay natin, 100. Yung 100 ba na yan nakatao sa isang class, for example, itong 83, kaisa nila lahat sa paniniwala nila? Hindi. Ah, unang-una, ang mga yan, nakapag-retired na yan, iisipin yan, naniniwala ko kung maayos ang kanilang paniniwala sa buhay, pamilya nila. At kung ano yung tama at dapat doon ng mga yan. Pero hindi ito eh. Hindi yun yung nakikita natin dito kay Clemente. Ano, maling-mali yung ginagawa niya sa harapan ng batas at bilang retiradong opisyal. Maling-mali po yung ginagawa niya. Simple, para sa simple understanding, ito po ay panghihikayat ng mali. Yung panawagan niya or else na pagdidiinan ng punto dito ni Attorney Claire Castro. Kasi pag hindi daw pinalaya itong sila Celis at Badoy, or else, o ganun yung nagiging banat niya rito eh. Tin po ninyo ang katuruan sa PMA. Serious yun. Hindi biro-biro yun. Pagka yung, doon sa mga kinakaukulan, hindi dapat iset. Tingnan nyo ah, basahin nyo yung pagsasalita nitong tao na ito. Parang canto voice lang eh. Ano? Manang-mana talaga sa pinagmanahan eh. Ang layo talaga, ang layo kay General Anyo. O pasensya na po kayo, General Anyo, ha, Secretary Anyo, kung kinukumpara ko sa inyo ito. Kasi classmate nyo ito eh. Nagpakilalang class baron nyo, 1983. Class 1983 si Secretary Anyo. Pero napakalayo ng pananalita sa inyo. Napaka-professional magsalita at malumanay ni Secretary Anyo kumpara dito sa classmate niyang si Enrique Clemente. At aside lang yun. Hindi, serious yun. Man, when a group of PMAers, and in fact, kahit sino nga eh, affix their signature over something. Ang training namin kasi, pagka pinyama yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta ano lang yun. Jok-jok, no? Parang katuan lang eh. Jok-jok. Anong ibig sabihin mo doon sa jok-jok? Ha? Kahit ako di ko mag-get yung sinasabi niya rito eh. Pero ang punto ni Attorney Claire, bakit particular lamang sa pagkakataon na ito ninyo ginawa yan? Eh, ang daming pagkakataon na dapat naglabas kayo ng suporta mismo sa ka-alumni ninyo. Si Mayor Benjamin Magalong, tahimik lang kayo doon kasi ang involved, SMNI, ang involved, si Celis at si Badoy, at ang involved, kaibigan nila si Rodrigo Duterte o naglilingkod sila kay Rodrigo Duterte, kaya tahimik lamang kayo. Selective yung inyong paniniwala eh. Ano? Walang problema sa paniniwala. After all, lahat tayo polarize ang paniniwala pagdating sa politika. Pero tandaan ninyo, Clemente Enrique, hindi kayo ordinaryong Pilipino. Kayo ay isang pinag-aral ng gobyerno ng mga mamamayan nito, nanungkulan sa bansa at ngayon nag-e-enjoy ng retirement benefits. Hindi kayo pangkaraniwang vlogger. Hindi kayo pangkaraniwang Pilipino na pwedeng mag-voice out, sabihin ang mga ganito. Dapat, bago kayo magsalita, iniisip ninyo, kino-consider ninyo kung ano ang inyong pinagdaanan sa buhay. Kung sino kayo sa madaling salita. Pero hindi eh. Parang canto voice lamang yung napapanood namin ngayon dito sa mga pinagsasabi ninyo. Pero noong isang mista ninyo, ang red tag ng SMNI, ito ay si Mayor Magalong. Meron ba kayong ginawang manifesto para wala ipagtanggol ang inyong kabaro? Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman itinanggi ang mga paratang nakasapi siya ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. May balita dyan ng Bombo Radio Baguio. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga paratang sa kanya ni na Lorraine Badoy. Naalala ninyo yan, Clemente? Huh?
Eh, humingi pa nga ng paumanhin dyan si Apollo Quiboloy na merong kinakaharap na kaso ngayon dyan sa Estados Unidos. Eh, at target ngayon ng investigations ng Senado at Kongreso. O, eto, humingi ng paumanhin si Apollo Quiboloy. Oh. Pero meron ba kaming narinig sa inyo, sa class ninyo na pinagmamalaki mo? Perhaps ginagamit mo lang yung class nyo eh. Kasi baka ikaw mismo kinakahiya ka ng class nyo eh. Paanong mangyayari na sinasabi mo, pumirma ka tapos wala yung pangalan mo? Tinanggal. O, tandaan ninyo yung mga tol ha, tinanggal ang kanyang pangalan. Bakit? E baka kahiya-hiya ang tao na ito. Our public apology for hurt your feelings, Mayor, Ngayon, talong tayo. Ano ba yung mga posibilidad na kakaharapin kaso nito? May mga inilahad na paglabag sa batas itong si Attorney Claire dito. Eh. May mga binanggit siyang provision sa ating revised penal code. Tingnan natin kung mag-agree tayo sa sinabi ni Attorney Claire Castro sa kanyang legal opinion dito. Ituloy po natin ang pakikinig. Ako kung question ninyo, sasabihin, destabilizer, hindi ganun yung sagot. Mayroon pagbibigay mo ba ng stern warning o pagbabanta na maaaring kumilos sa mga tao? Ilan bang sinasabi mo good luck sa administration? Matatawag mo yan, inciting a rebellion? Ano nga ba itong inciting a rebellion? Sinasabi ng ating batas, the penalty of prison mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who without taking arms or being in open hostility against the government shall incite others to the execution of any of the acts specified in Article 134 of this code by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, or other representations tending to the same end. Yan ang nakikita ng isang abogado. It could be an inciting a rebellion or insurrection. At meron po itong kaparusahan ng prison mayor. Yung prison mayor, for your information, Clemente Enrique ay pagkakakulong ng 6 taon at 1 araw hanggang 12 taon. Considering na ginawa po ninyo ito on your Facebook page using information and communication technology, aba, related ulit ito doon sa Republic Act 10175. Ano yon? The Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano ang sinasabi sa Section 6? By the way, hindi ako abogado mga tol. Dinadagdagan ko lang yung sinasabi po dito nitong si Attorney Claire Castro when it comes to penalty. Kasi gusto natin bigyan ng emphasis ang penalty dito. Kapag ka ang iyong paglabag sa revised penal code ay ginamitan mo ng information and communication technology like Facebook and other social media accounts, 1 degree higher, nakalagay yan sa Section 6 ng 10175. Kung 6 taon at 1 araw na pagkakakulong, eh magiging 12 days and 1 year yan. At 12 years and 1 day to 20 years, magiging reclusion temporal yan. Clemente Enrique. Pero syempre, maraming mga facts na kailangan i-establish para ka makasuhan ng inciting a rebellion or insurrection. And with due respect kay Attorney Claire Castro, I do believe, bilang isang criminologist, sa perspektibo ng isang criminologist at kami nag-aaral din naman po ng batas, particular sa paglabag sa criminal law, eh hindi po ako nag-agree dito sa maaaring inciting a rebellion ang sinasabi nitong si, sino to? Clemente. Ah? But perhaps, baka yung sinasabi ng isang manonood natin, inciting to sedition. Kasi naghihikayat siya na ang tao magalit. Eh. Ano ba yung sinasabi sa inciting to sedition? Kapag ka ang isang akto mo nanghihikayat para magalit ang isang individual, grupo ng mga individual sa duly constituted authority, maaari kang mag-commit ng inciting to sedition. At ganyan ang ginawa ng Duterte administration sa mga kritiko niya nung panahon ng kanyang panunungkulan. You remember, sinampahan nila ng kasong inciting to sedition ang kalaban din natin sa politika na sila Lenny Robredo et al. Pero buti na lamang, dahil wala ngang basihan, na-dismiss ang mga kaso na yon. Ikaw, Clemente Enrique, gusto mo bang mangyari sa iyo yun? Ang taong bayan, majority of us, gustong mangyari sa iyo yun. Pero salamat na lamang at mabait si Pangulong Bongbong Marcos sa tinatawag mong traidor at walang utang na loob, walang kwenta, kaya hindi ka papatulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para lamang
i-persecute ang mga taong katulad mo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, malaya ang lahat. Pero kung kami lamang ang masusunod, dapat sampahan ka ng kaso. Tuloy po natin ang sinasabi dito ni Attorney Clear. Ano nga ba ang rebellion? At kudita? Ayon sa ating batas, rebellion is committed by a public uprising and taking arms against the government. Ang kudita naman ay defined as a swift attack accompanied by violence, intimidation, threat, strategy, or stealth directed against duly constituted authorities of the Republic of the Philippines or any military camp or installation, communications networks, public utilities, or other facilities needed for the exercise and continued possession of power, singly or simultaneously carried out anywhere in the Philippines by any person or persons belonging to the military or police or holding any public office or employment with or without civilian support or participation for the purpose of seizing or diminishing state power. Anyway, malayo sa kudita. Kasi sabi nga ni Attorney Claire, belonging to the military or police or holding any public office or employment. Eh, wala naman po siya sa gobyerno na. Kaya hindi po papasok ito sa kudita. Anyway, lahat po ng mga legal opinion na ibinigay dito ni Attorney Claire, nire-respeto po natin. Pero kung ako ang masusunod, at perhaps kung kayo din ang masusunod, nais po nating masampahan ito ng inciting to sedition. Ano? Hindi tama yung ginagawa nitong tao na ito. Ginugulo po nito ang duly constituted authority. At sa kanyang kaparaanan, using social media and other platforms, perhaps dapat mas mabigat na kaparusahan ang ipataw dito. Pero alam niyo, balansehin natin ha, to be fair naman sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. After all, optics ng ating Pangulo ang dapat pinahahalagahan din natin. We are emotionally high sa mga pagkakataong ito. Galit na galit tayo sa mga tinuran nitong si Clemente Enrique. Minamaliit ang ating Pangulo. Pero dapat gamitin po natin ang utak natin dito. On one side kasi mga tol, kung masasampahan ang kaso to, it appears na mape-persecute siya ng kasalukuyang gobyerno. At hindi yon maganda para po sa imahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mangyayari doon, parang wala siyang pinagkaiba kay Rodrigo Duterte na kapag ka may kritiko, pasasampahan ng kaso para hindi na magsalita. Hindi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang gawin natin, huwag sanang sampahan ito ng kaso ng gobyerno, although gusto natin yon, pero tayo naman, patuloy tayong mag-expose sa mga taong katulad nito na ang intention, ang motibo, hindi naman talaga para sa bayan, kung hindi para lamang sa selected na individual. Ano ang sinasabi niya? Kapag ka ginalaw ninyo si Rodrigo Duterte, kapag ka ginalaw ninyo si Sara Duterte, kapag ka ginalaw ninyo ang SMNI, ano ang mangyayari? Nagbabanta. No? Gamitin natin ngayon yung kapangyarihan din natin sa social media para labanan yung mga ganitong uri ng pagbabanta. Sabihin naman natin dito kay Clemente, kapag ka hindi ka tumigil, aaraw-arawin ka namin. Kapag ka hindi ka tumigil sa pagsasalita mo, hahalungkatin namin ang buhay mo. Kapag ka hindi ka tumigil sa panggagago mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gagaguhin ka rin namin. Kung ano ang ginagawa mo kay Pangulong Bongbong Marcos, ibabalik din namin sa iyo, Clemente Enrique. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Ako'y nabubuisit talaga dito po sa taon na ito. Kaya magpapaalam na po ako pansamantala. Salamat po sa 1,100 na manonood po natin. Salamat sa mga nag-send po ng super sticker kanina. Kay Amelita Iwase, kay Kaloyal Lori Pajardo, maraming salamat po. Huwag po tayong bibitiw mga tol. Marami pa po tayong pagdadaanan sa pagtatanggol at pagsuport at pagmamahal natin para sa Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.